simbang gabi na naman. Sinisimula na naman natin ang siyam na madaling araw, siyam na gabi ng pagdiriwang ng misa, pananalangin at pakikinig sa salita ng Diyos. Bakit siyam na araw? Bakit siyam na gabi? Sapagkat siyam na buwan na dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus. Ang mga misa ng simbang gabi ay sa karangalan ni Maria na nagdadalang tao kay Jesus. Sasamahan natin si Maria. Isang araw para sa bawat buwan ng kanyang pagbubuntis. Sa mga tapat na naghihintay, may biyayang darating. Ang paghihintay ay tanda ng pagmamahal. Bakit simbang gabi? Bakit sa madaling araw kung kailan madilim pa? Bakit gabi kung kailan madilim na? Bakit kung kailan madilim? Lahat ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan ay nangyari kung kailan madilim. Tumakas ang mga Israelita mula sa Ehipsyo at tumawid sa dagat na pula kung kailan madilim. Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem sa kadiliman ng gabi. Ibinigay ni Jesus sa atin ang kanyang katawan at dugo sa huling hapunan sa Eucharistia kung kailan madilim. Namatay siya sa krus kung kailan binalot ng dilim ang kalawakan. Nahimlay siya sa madilim na libingan. Nabuhay siyang muli habang madilim pa. Natuklas ang walang laman ng libingan umagang umaga at madilim pa. Nakakaranas ka ba ng madilim sa buhay mo? May inihahanda si Jesus na maganda para sa iyo. Only those who are willing to wait in the dark can see the beauty of the stars. Simbang gabi na naman, siyam na araw na naman nating bubunuin ang paglaban sa antok at lamig upang buuin ang ating panata. Ano ba ang karanasan ng simbang gabi? Sabi ng Heswitang si Father Danny Wang, kay ganda ng tradisyong simbang gabi ng mga Pilipino. Sabi niya, it is an experience of light and beauty, an experience of delighted fullness, an experience of belonging. Una, ito'y karanasan ng liwanag at kagandahan, an experience of light and beauty. Sa mga nagsisimba sa umaga, madilim pa sa pagising natin. Madilim at malamig sa pagtungo natin sa simbahan. Ngunit pagdating sa simbahan, lumulukso ang puso dahil sa gitna ng kapanglawan, punong-puno ng liwanag ang simbahan. Kumukutitap ng mga Christmas lights, makukulay na parol, maliwanag na chandeliers at spotlights. Lahat maliwanag na ilaw at tanglaw sa gitna ng madilim na umaga. Ikalawa, ito'y karanasan ng kabusugan at kasayahan, an experience of delighted fullness. Aminin natin, malaking dahilan ng pagsisimbang gabi natin ay ang masasarap na pagkaing pangsimbang gabi. Puto bumbong, bibingka, mainit na arroz caldo o sopas, salabat, o mainit na tsokolate o McDonald's breakfast. Umuwi tayong busolve, busog at solve. Ikatlo, ito'y karanasan ng pagsasama-sama, an experience of belonging. Bihira ang nagsisimbang gabi na mag-isa. Ang mga kabataan ay tumutungo sa simbahan kasama ang barkada. Ang mga choirs na galing sa caroling dumidiretso sa simbang gabi. Pamipamilya ang nagsisimba dahil naging tradisyong pampamilya na. Sa pakikisa natin sa pagdiriwang ng misa, ramdam nating tayo'y at home at nakapaligid sa atin ang mga taong mahal natin. Liwanag, kapunuan o kabusugan, pagsasama-sama.
light, fullness, belonging. Sa siyam na umaga, sa kabila ng antok at kakulangan, sa tulog, siksikan na simbahan, nararanasan natin ang liwanag, kapunuan, pagsasama-sama. We experience light, fullness, and belonging. Ito ang mga dahilan kung bakit tayo ay pumaparito, sapagkat ito rin ang pinakamalalim nating mga pangangailangan bilang mga Pilipino, lalo na sa panahon ng krisis at kawalang pag-asa. Sa panghina ng loob dahil sa mga suliranin at kawalang kasiguruhan sa buhay, naghahanap tayo ng liwanag, ng pag-asa, ng kahulugan ng buhay. Sa gitna ng gutom at paghihirap, hiling natin ang kaganapan ng buhay, ng sapat na makakain araw-araw. Sa malulungkot na pamilya dahil sa pangingibang bansa ng mga OFW, mga namatayan at nahiwalay sa mahal sa buhay ngayong pandemya, sa mga kaguluhan at pagkakawatak-watak sa ating bayan, sa bangayan ng ating mga politiko, hangad natin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagsasama-sama. Lahat ito nararanasan natin kahit madalas ay hindi natin napapansin. Sa pagtungo sa simbahan upang magsimbang gabi sa loob ng siyam na araw, liwanag sa ating paligid, kabusugan at kapunuan, ang ating mga nangungulilang puso, pinapapanatag ng diwa ng pagsasama-sama ng barkada, kaibigan at pamilya. Ang mabuting balita, ito rin ang mga handog na dulot ni Jesus ngayong Pasko. Sa kadiliman ng gabi, nasilaw ang mga pastol sa luwalhati at liwanag, sapagkat ang sanggol na si Jesus ay ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang pagbubukang liwayway ng ating kaligtasan. Isinilang ng mahal na Birheng Maria si Jesus hindi sa isang duyan o marangyang kama, kundi sa sabsaban, imbakan ng pagkain. Sapagkat ang sanggol na ipinanganak ay tinapay ng buhay na nagkakaloob ng kaganapan ng buhay, nagkakaloob sa atin ng pakikiisa sa buhay ng Diyos. Ipinanganak si Jesus bilang Emmanuel, suma sa atin ang Diyos. God is with us, kasama natin ang Diyos, hindi nagpapabaya at tapat na kasangga natin sa bawat sandali ng ating buhay. Siya ang gabay natin sa landas ng kapayapaan. Tanggapin natin ang mga handog ng sanggol na si Jesus ngayong Pasko. Liwanag, kabusugan, at pagsasama-sama.